Magsitay na po ang lahat. Arap ning dasalin ang Regina Cheli. Tanghala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reina sa langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong taglayin, alleluia, ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, alleluia. Magalak ka at magpakaligaya o Birheng Maria, alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, alleluia. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay na iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Maria Birheng Ina ng Diyos, ipakaloob mo makamta namin ang galak ng buhay na di matatapos. Nilulog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitay na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal, upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at malwalhating makarating sa ligaya magpakailanman.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila ang sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga Hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinahayag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay nagtigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namamalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Normal po sa atin ang maging mapaghanap, lalo na ang titignan muna ang pagmumukha ng ibang tao. Kanina nga po, nung pumasok kayo ng simbahan, umupo kayo dyan sa inyong upuan, tinignan niyo yung pagmumukha ng mga katabi ninyo na hindi ninyo kakilala, baka mukhang magnanakaw ito. Ang makita ang pagmumukha ng isang tao, doon din tayo gumagawa ng ating paghuhusga. Merong mukhang katiwa-tiwala, meron namang mukhang katawa-tawa. May mukhang bida, meron namang mukhang kontrabida. Merong mukhang kaaya-aya, at meron namang mukha na mukhang na disgrasya. Kasama ni Kristo sa ating ebanghelyo ang kanyang mga alagad. Hanggang nagsalita si Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Kung noon ang Diyos ay napakalayo sa lumang tipan, ang Diyos na ito ay nakadistansya, hindi nakikita, walang pangalan. Dahil kay Kristo, ang Diyos na ito ay naging sobrang lapit. Nakipamuhay sa sangkatauhan. Nagkaroon ng mukha. Nagkaroon ng pangalan. Jesus, Emmanuel. Idagdag pa natin na ang pangalan ng Diyos ay awa at pag-ibig. Yung paghiling ni Felipe na, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong Ama," ay hindi kawalan ng pananampalataya. Kahit na lantaran na nagsasalita si Kristo at pagsasagawa ng kanyang mga himala, ito'y nasaksihan ni Felipe na siya at ang Ama ay iisa. Yung lantarang pagpapakilala ni Kristo na ang kanyang Ama at ang Diyos ay iisa, na siya ay anak ng Diyos at ang Diyos ay kanyang Ama.
At ito pa yung nagdala sa kanya sa kamatayan. Ang paghiling na ito ni Felipe ay paghiling para mas lalo pang lumalim ang kanyang pananampalataya at lalong magdagdag ng kasiyahan. Kasi nung panahon na iyon, namamaalam na si Kristo sa kanyang mga alagad. Si Felipe ay isa sa mga alagad na madalas makarinig ng pangangaral at pagpapakilala ni Kristo na siya at ang Ama ay iisa. Dahil dito, pinanabikan ni Felipe at kitang-kita niya, naririnig niya, nasasaksihan niya, kasama niyang nabubuhay ang Panginoong Jesucristo. Napakabait ng Panginoon. Di ba ganun din tayo? Kapag meron tayong mga kaibigan, nabidang-bida nila ang kanilang mga magulang, kung gaano ito kabait, di ba nananabik din tayo? Sinasabi natin sa kaibigan natin na nagkukwento ng kabutihan ng kanyang mga magulang, sana makita ko yung nanay at tatay mo. Sana makilala ko rin sila. Ganun yung pananabik ni Felipe. At dito rin natin masasabi na kung saan ang gagaling si Felipe. Na kung ano yung bunga, si Kristo, gusto niyang makita kung ano yung puno, yung Ama. Sa unang pagbasa, narinig natin mula sa gawa ng mga apostol, araw noon ng pamamahinga, banalang araw na ito para sa mga Hudyo. Ang daming tao, nagkakatipon. At si San Pablo na kasama si Bernabe ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ipinapakilala nila si Kristo. Pero ang daming mga Hudyo noon na nakakita at sa sobrang inggit nila na para bagang mas pinakikinggan pa yung mga turo patungkol kay Kristo. Anong ginawa ng mga Hudyo? Siniraan nila si San Pablo at Bernabe. Pero ang ginawa at sinabi ni Bernabe at ni Pablo, alam nyo, kayong mga Hudyo, sa inyo muna dapat ipinahahayag yung salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya ang ginawa nila, mas ipinakilala ni na San Pablo si Kristo sa mga hentil. Nakakalungkot na ang mga kapatid nating Hudyo na isinilang si Kristo sa kanilang piling, na kapwa nila Hudyo si Kristo lang tarang nagpakilala, ipinakita ang kanyang mukha sa kanila, nakipamuhay bilang kababayan at kapwa nila Hudyo. Pero ang nakakalungkot, hanggang ngayon, hindi nila kinikilala si Kristo na isang Mesiyas. Hanggang sa kamatayan ni Kristo, inggit at galit ang namayani sa kanilang mga puso. Mga kapatid, si Jesus, ang Poong Jesus Nazareno, ay patuloy na nagpapakilala sa atin. Sa bawat pagdiriwang natin ng Banal na Eucharistia, ang kanyang pananatili, yung kanyang presensya sa Banal na Eucharistia, na kung sino man ang nakakakita sa kanya, sa anyo man ang tinapay at alak, ay nakakakita na rin sa mukha ng Ama. Na kung sino man ang tumanggap ng kanyang katawan sa oras ng komunyon, ay nagiging kaisa niya at ng Ama. At si Kristo, ang pagkain na handog ng Ama sa sangkatauhan. Si Kristo na lumantad, lumapit, nagkapangalan at ipinakilala ng Ama na tunay na mabuti at banal.
At sana na kung ano ang ating tinatanggap ay magkaroon din ng mabuti at banal na epekto sa ating katawan at sa ating sistemang pamumuhay. At doon din natin makikita na tayo at ang Ama at si Kristo ay iisa. Pag-uwi niyo po mamaya, tingin po kayo sa salamin. Yan po ang tunay na mukha ng Diyos. Napatay na patay na iniibig tayo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at ang buhay. Sa bawat panalangin ang itutugon po ng lahat. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Atin nawang madama ang presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ng mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga may sakit, may karamdaman, mga miyembro ng ating pamilya, mga kaibigan, at ipinagdarasal na nasa ospital at nasa kanilang tahanan. Nawa makamit nila ang agarang pagaling na nagmumula kay Jesus ang ating muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pangpersonal na intensyon. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama namin lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming ubispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayundin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang kabyak puso, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace.
knowing He will follow without seeing you. We believe. We return to you deep within. Leave the past to the hot dust. Turn to you with tears and fasting. You are ready to forgive. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Just borrow, we'll find a home near to you, Lord God. How happy we dwell with you forever in your house. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we'll follow. Without seeing you, we believe. Forever we'll sing to you of your goodness, O God. How aiming to you all the world for faithfulness and love. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.